Do you not have any plans to get married, son? Tanong ng kanyang ina. Walang imik si Claude dahil wala talaga siyang planong mag-asawa. Ewan ba kung bakit wala talaga siyang interes na mag-asawa, pero gustong-gusto niya magkaroon ng anak. Ma, wala pa yan sa isip ko. I'm still exploring and enjoying myself being single. And besides, I'm still young to have a wife and be married. Ani Claude sa ina niya. Young? Claude, for God's sake! Your age is already out of the calendar! 34 ka na! Bulyaw ng ina sa kanya dahil sa sobrang inis. And still young, ma. Hindi pa ako senior citizen. Claude reasoned to his mom. Napailing na lamang ang ina sa kanyang katwiran. Mukhang wala siyang magagawa sa anak niyang si Claude. Ito pa naman ang panganay niyang anak kaya she's expecting a grandchild. Subalit, paano siya mabibigyan ng apo kung never itong nagkaroon ng girlfriend? Sumasakit ang ulo ko sa'yo, Claude! Sambit ng kanyang ina. Habang si Claude naman ay pinagsawalang bahala lang niya ito at nagkibit balikat. Hindi alintana ang rants ng kanyang ina sa kanya tungkol sa kung kailan siya mag-aasawa. Kalaunan, iniwan na rin siya ng kanyang ina sa kanyang kwarto. Kaya naman, tahimik na ulit siyang nanonood ng movie sa kanyang kwarto. Masyado na ba akong matanda? Tanong ni Claude sa kanyang isipan. At dahil sa kanyang inisip, pumasok bigla sa kanyang isipan na bakit hindi niya subukan ang mag-online dating app. Baka makahanap siya roon ng babae pero he's not expecting a wife. Gusto niya lang talaga ng anak para mabigyan ng apo ang kanyang magulang. While downloading the dating app, napahikab si Claude nang wala sa oras dahil inaantok na pala siya. Kaya naman, ang ginawa niya ay kinuha niya ang remote ng TV at pinatay ito. Kahit hindi pa tapos ang kanyang pinapanood. Makatulog na nga. It's tiring day. Claude said in tired tone. Pagkatapos, hinanda niya ang kanyang kama para makatulog na siya. Dahil bukas, papasok na naman siya sa trabaho. After mahanda ni Claude ang higaan, wala na siyang sinayang na oras at humiga na siya. And then, his eyes slowly closed until he falls asleep. Umaga na nang magising si Claude. Mabilis ang bawat galaw niya dahil ilang oras na lang ang meron siya. Papasok na kasi siya sa kanyang trabaho. Kaya naman, nagmamadali siyang gawin ang kanyang morning routine para hindi siya malate. May kalahating oras pa ako para hindi malate. Bigkas ni Claude sa kanyang sarili at lumabas na sa kanyang kwarto. He's wearing business attire habang bitbit niya ang isang black na bag na may lamang laptop. Nang nakarating na siya sa kanyang kotse na nakaparada sa labas ng gate, sinalubong agad siya ng kanilang driver at pinagbuksan ng pinto sa kotse. Good morning, sir! Pagbati nito sa kanya matapos siyang pagbuksan ng pinto. Good morning! Sagot naman ni Claude at pumasok sa loob ng kotse. Habang nasa biyahe na sila, tahimik lang sa loob si Claude. Mabuti na lang, wala pang traffic kaya madali silang dumating sa kanyang kumpanya. Muli ay pinagbuksan siya ng pinto ng kanyang driver. Thank you. Sabi ni Claude pagkababa niya sa kotse. Yumuko naman sa kanya ang kanyang driver at muling pumasok sa kotse. Kalaunan ay umalis na rin ito. Tumayo ng matuwid si Claude at inayos ang suot na necktie bago pumasok sa loob ng kanyang kumpanya. Lahat ng nadaanan niya ay nakatingin sa kanya at binati siya ng sabay-sabay at bumati rin siya pabalik. Tuloy-tuloy lang siyang lumakad patungo sa private elevator kung saan tanging siya lang ang pwedeng gumamit. After he arrived to his office, pumasok agad ang kanyang sekretarya at binigay sa kanya ang kanilang schedule sa araw na yon. Nakapaloob rito ang kanyang meetings at iba pang gagawin sa araw na yon. What coffee do you want, sir? Tanong sa kanya ng kanyang sekretarya na si Ramon. Black coffee without sugar. Sagot naman ni Claude. Pagkaalis ng sekretarya niya, kinuha agad niya ang iPad na may schedule niya at tinignan kung may meeting ba siya. 10 o'clock. May meeting ako kay Mr. Valderrama. Sambit ni Claude sa kanyang sarili. Tinignan pa niya ang kanyang ibang schedule. Pagkatapos ay kinuha niya agad ang mga documents sa tabi niya at pinirmahan ang mga ito. While he's busy signing the documents, pumasok muli ang kanyang sekretarya dala ang kape na tinimpla nito sa kanya. Here's your coffee, sir.
saad ng kanyang sekretarya at inilagay sa kanyang tabi ang kape niya. And by the way sir, pumasok na pala ang bagong hired nating janitress. She's now on the lobby preparing herself so that she can start her work now. Dagdag pang sabi sa kanya ng kanyang sekretarya. Thanks, pakiguide na lang siya sa kanyang gagawin. Sagot naman ni Claude habang patuloy sa pagpirma ng mga documents. Sige po sir, ako na pong bahala sa kanya. Saad naman sa kanya. Umalis agad ang kanyang sekretary pagkatapos. Tinuloy naman ni Claude ang kanyang ginagawa. Pirma rito, pirma roon, hanggang sa hindi na niya namalayan ang oras at kailangan na pala niyang umalis para kitain si Mr. Valderrama dahil may meeting siya. While on the way to his car, Claude noticed a lady na may hawak na mop at abala sa paglilinis ng sahig. He was looking at the lady until he reached his car. Parang nakuha agad ang kanyang atensyon habang tinitignan lang niya ang babae. Siya ba yung bagong janitress namin? Tanong niya sa kanyang sarili. Iniling na lamang ni Claude ang kanyang ulo dahil kung ano-ano na ang pumapasok sa isipan niya. And then, he entered to his car. Pinaandar at umalis na agad siya para kitain si Mr. Valderrama. Baka malate pa siya kung nagtagal pa siya. After the meeting niya kay Mr. Valderrama, bumili muna si Claude ng pagkain niya sa Jollibee. Nag-drive-thru lamang siya para madali. Nang maka-order na nga siya at mabigay sa kanya ang order niya, umalis na agad si Claude at bumalik sa kumpanya niya. It's already 11:30 in the afternoon. Lunch break ng lahat ng empleyado niya sa kanyang kumpanya. Pagkababa pa lang ni Claude sa kanyang kotse, unang pumukaw ng atensyon niya ang babaeng nasa labas ng building at kumakain mag-isa. She's familiar. Saad ni Claude sa kanyang sarili. Dahil sa kanyang curiosidad, nilapitan niya ito. At nakumpirma nga niya na ito yung babaeng nakita niya pag alis niya. The janitress. Napansin naman siya nitong pagkarating niya sa tabi nito. Tumayo ang babae mula sa pagkakaupo nito at binati siya. Magandang tanghali po sir, kain po tayo. Bati at alok nito sa kanya. Pasensya na po kung ganito lang ang pagkain ko. Dagdag pang sabi nito ni Animoy nahihiya pa. Then he looked to the food she referred. Nakita ni Claude na kanin at tina pa lang ang pagkain nito. Mas lalong nahiya naman ang babaeng kaharap niya ngayon dahil tinignan niya talaga ang laman ng baunan nito. Tila parang yelo na natunaw naman ang puso ni Claude sa kanyang nasaksihan. Yan lang bang kinakain mo araw-araw? Sardinas lang? Di mapigilang tanong ni Claude dito. Eh ayos naman po yan sir eh. Minsan nga wala kaming kinakain. Tanging tubig lang iniinom namin dahil sa hirap ng buhay. Sagot naman sa kanya, mas lalong naantig ang puso ni Claude sa sinabi nito sa kanya. Hindi niya inakala na ganun pala ang buhay nito. Here, take this. Ani Claude, sabay bigay sa pagkain na in-order niya kanina pabalik. Nako sir, salamat na lang po. Hindi ko po yan matatanggap. Pagtanggeng sagot naman ito sa kanya habang nakangiti. Napatitig naman si Claude sa mukha ng kanyang kaharap. Mas lalo itong gumanda sa paningin niya nang makita niya nang malapitan ang pangiti nito. Hindi, tanggapin mo nito. Bibili na lang ako ng pagkain ko. Sa'yo na to. Alok ni Claude rito. Nag-alangan pa sanang tatanggapin ito ang bigay niya, pero kalaunan ay kinuha rin ito ang hawak niya. Sabayan mo akong kainin to, sir. Pag-alok naman ito sa kanya. Nagulat naman si Claude sa sinabi nito, pero napangiti na lamang siya at walang nagawa. Umupo siya sa tabi nito at sinamahan itong kumain. Habang kumakain silang dalawa, hindi maalis ni Claude pagmasdan ng mukha ng kanyang kasama. Simple lang, pero nakakaakit ang ganda nito. Hindi niya akalain na may babaeng makakaagaw ng atensyon niya. Ang sarap naman nito, sir! Masayang sabi sa kanya nito. Unang beses ko itong natikman tapos bigay pa po ng boss ko. Ang galing! Manghang sabi pa nito sa kanya. Dituloy napigilan ni Claude ang sarili na mapangiti dahil kahit sa simpleng bagay na nagawa niya, sobrang laki na pala ng impact nito sa iba. Claude na lang itawag mo sa akin. Sabi naman niya rito. Maureen po pala, Sir Claude. Pakilala naman ito sa kanya. Ang ganda naman ng pangalan. Bagay na bagay sa kanya. Sabi ni Claude sa kanyang sarili. Hindi na malaya ni Claude ang paglipas ng oras. Malapit na pala mag-alauna ng hapon. Napasarap kasi ang kwentuhan nila ni Maureen.
Nang mapansin niya ito, agad naman siyang nagpaalam sa dalaga. I gotta go. Maiwan na kita ha. Paalam ni Claude kay Maureen. Sige po, Sir Claude. Sagot naman ito sa kanya. Napatawa naman si Claude dahil ibang feeling niya nang si Maureen ang tatawag sa kanya na Sir Claude. Salamat pala sa pagkain. Sa susunod, Sir Claude, ako naman ang manlilibre sa'yo. Pahabol nitong sabi sa kanya dahil nakalayo na siya. Pumasok na agad siya sa loob ng kumpanya at tinungo na niya ang kanyang opisina. His secretary was waiting for him. Nasa labas ito ng pinto ng kanyang opisina. Good afternoon, sir. His secretary greeted. Good afternoon. Sagot naman ni Claude at pumasok na sa kanyang opisina. By the way, sir, natapos niyo na po bang pirmahan lahat ng documents sa table niyo? Kailangan na kasi yun sa mga iba't ibang departamento. Sunod-sunod na tanong sa kanya ng kanyang sekretarya papasok sa loob. At isa pa sir, Mr. Romulus canceled his appointment to us. Mukhang ayaw na niyang makipag-partnership sa kumpanya natin. Saad pa nito sa kanya? I already signed them all. Pakibigay na lang sa mga head department. And about kay Mr. Romulus, it's okay. Thank you for informing me, by the way. Sagot naman ni Claude. Umalis agad ang kanyang sekretarya matapos silang mag-usap. Habang si Claude naman ay tinuloy ang kanyang trabaho. Subalit, kahit abala siya sa kanyang ginagawa, biglang pumasok sa isipan niya si Maureen. Her smile and her beautiful face. Ito ang pumasok sa isip ni Claude. What the? Bulalas ni Claude at iniling ang kanyang ulo. Bakit ko ba siya naiisip? Tanong pa ni Claude. Minsan nga wala kaming kinakain. Tanging tubig lang iniinom namin dahil sa hirap ng buhay. Napailing muli si Claude dahil naalala niya ang sinabi nito sa kanya kanina. Ano pong nangyayari sa akin? Di naman ako ganito. Pagtatalo ni Claude sa kanyang isipan. Focus, Claude. Focus. He added. Pilit inalis naman ni Claude sa kanyang isipan si Maureen. Mabuti na lang at nagawa naman niya ito. Ilang oras ang lumipas, sa wakas ay natapos na rin ni Claude ang kanyang trabaho. Since may oras pa siyang natira, agad niyang tinawag ang kanyang sekretarya. Aalis muna ako saglit. Sabi niya rito. Sige po, Sir Claude. Ako po muna, bahala rito. Sagot naman sa kanya ng kanyang sekretarya. Lumabas agad si Claude sa kanyang opisina. Walang pasabi kung saan pupunta. Wala naman kasi siyang nakaschedule na meeting sa oras na yon. He was in a hurry kaya naman nang dumaan siya sa lobby ng kumpanya niya ay sobrang bilis ng kanyang lakad. Tinungo niya agad ang kanyang kotse at pinaandar. Hindi nga niya napansin na nakalimutan niya pala ang kanyang cellphone sa sobrang pagmamadali. Shucks! Inis na sabi ni Claude habang nagmamaneho. Sa dami nang pwedeng maiwan ang cellphone ko pa. He added. Dahil wala na nga siyang magagawa at wala na siyang oras kung babalik pa siya sa kanyang opisina kung saan naiwan niya ang kanyang cellphone, tinuloy na lang ni Claude ang kanyang pagmamaneho hanggang sa dumating na siya sa labas ng isang mall. Dahil naantig siya sa kwento ni Maureen, naisipan niyang bilhan ng grocery si Maureen para hindi lang sardinas ang kakainin nito. Di rin naman siya nagtagal sa pamimili ng groceries. Nabayaran niya agad ito at bumalik na sa kumpanya niya. Nasa labas si Claude sa kanyang kumpanya. May hinihintay siyang lumabas mula sa building kung saan siya naghihintay ngayon. Hindi naman siya nagtagal sa kanyang paghihintay dahil tanaw na niya ang kanyang hinihintay kanina pa. There you are! Saad ni Claude rito. Tila mukha naman itong nagulat nang lapitan niya ito. Para bang hindi ito inakala ang paglapit niya rito. Magandang hapon po, Sir Claude! Pagbati sa kanya ni Maureen. Yes, si Maureen ang hinihintay niya kanina pa. There's something kasi kay Maureen na pumukaw sa kanyang atensyon. Pauwi ka na? Ako po ba, Sir Claude? Yes, ikaw. Mukhang hindi pa rin makapaniwala si Maureen na hinihintay siya at kinakausap siya ng kanyang boss. Alam naman niya kung ano ang estado ng kanyang buhay at sa estado ng buhay nito. Talagang langit at lupa ang kanilang agwat dalawa. Langit ang boss niya habang siya naman ang lupa. Hindi alam ni Maureen kung sasagutin ba niya ng totoo ang boss niya kung uuwi na ba siya. Dahil sa totoo lang ay hindi pa siya uuwi after niyang lumabas sa trabaho niya bilang janitress sa kumpanya nito. Dediretso kasi siya sa isa pang trabaho niya bilang dishwasher sa isang fast food, di kalayuan sa kumpanya nito kung saan siya nagtatrabaho rin. Kasi Sir Claude, nahihiyang sabi niya rito. Kasi ano?
Tanong naman ni Claude sa kanya. Pero mukhang nahihirapan talaga siyang sabihin at mukhang nakuha naman ni Claude ang gusto ni Maureen. Okay, I get it. Huwag mo na lang pansinin ang sinabi ko. Pagbawi naman na sabi sa kanya ni Claude. Kaya mas lalong nahiya si Maureen at nanliit sa kanyang sarili. Pero bago ka umalis, sumama ka muna sa akin. Maibibigay ako sa'yo. Saad ni Claude kay Maureen. Wala namang nagawa si Maureen at sumama ito sa binata. Dinala siya nito sa isang kotse na nakaparada sa may di kalayuan. Nagtataka naman si Maureen kung bakit siya dinala nito sa kotse. Dahil sa kuryosidad ni Maureen, tinanong niya agad si Claude. Sir, ihahatid niyo po ba ako? Out of nowhere na tanong ni Maureen dito. Sure, why not? Gusto mo, kahit araw-araw pa kitang ihahatid pa uwi. Sagot naman ni Claude na ikinagulat din niya dahil hindi naman siya ganito. Parang nahiya naman si Maureen nang marinig niya ang sinabi nito. Bago pa siya nakapagsalita, naunang magsalita na si Claude sa kanya. Tsaka pala, bago kita ihahatid, maibibigay pala sana ako sa'yo. Sabi sa kanya ni Claude at binuksan ang likurang bahagi ng kotse. All of these are for you. Sana magustuhan mo. Ani Claude sa kanya nang nakangiti. Napatulala naman si Maureen at nagulat dahil sa kanyang nakita. Ang daming grocery items tulad ng canned goods, noodles at iba pang sari-saring pagkain. Sir, ano po to? Nauutal na tanong ni Maureen sa lalaki. Hindi talaga siya makapaniwala. Gulat na gulat siya sa nangyari. Subalit ngumiti lang si Claude. Tanggapin mo na lang. Isipin mo na lang na regalo ko ito bilang bagong kaibigan mo. Sabi pa ni Claude sa kanya. Kaya naman, di napigilan ni Maureen ang maiyak. Alam niya kasing sobrang laki na ng tulong nito sa kanya at sa pamilya niya. Kaya sobrang pasasalamat niya talaga at hindi niya ito in-expect. Ang hirap kasi ng buhay nila. Minsan isang kahig, isang tuka lang sila. Dagdag pa sa isipin niya ang gamot ng kanyang inang may sakit. Kaya kailangan niyang kumayod ng doble. Salamat talaga, sir! Mangiyak-ngiyak na sambit ni Maureen habang patuloy na tumutulo ang mga luha niya. Parang kumirot naman ang puso ni Claude nang makita niya ang pag-iyak ni Maureen. And a plan came to his mind. Siguro, matutulungan niya si Maureen kung magpapakasal sila. Pero agad namang winala sa isip ni Claude ang bagay na iyon. After mahimasmasan ng konti ni Maureen mula sa pag-iyak, Claude asked her kung okay na ba siya. Okay ka na ba? Masaya ka ba, Maureen? Salamat po talaga, sir. Sobrang laking tulong na po yan sa akin. Sagot naman ni Maureen na ngayon ay tapos nang umiyak. You're welcome. Saad ni Claude kay Maureen. Iyan talaga ang ipinunta ni Claude kanina sa mall, kaya siya nagmamadali. Naantig kasi ang puso niya nang malaman niya na sardinas lang ang kinakain ni Maureen at minsan ay tubig lang. Kaya naman, bumili siya ng maraming groceries para ibigay rito. Matapos niyang ibigay kay Maureen, ay hinatid na niya ang dalaga pa uwi sa bahay nito. Ayaw pa sana ni Maureen dahil baka malaking abala lang siya kay Claude. But Claude insisted na ihatid si Maureen. Wala nang magawa si Maureen kung hindi ang pumayag. Pasensya na po kayo sa bahay namin, sir, ah. Saad ni Maureen kay Claude nang makarating sila sa bahay nito. Isang maliit na bahay lang kasi ang tinitirahan nila at tanging tinagpingtagpingyero ang bubong nito para hindi sila mabasa sa ulan kapag uulan. Nakahiga rin ang ina ni Maureen sa isang lumang kama na malapit nang bumigay at masira habang hinihigaan ito ng kanyang may sakit na ina. Tanging nakababatang kapatid niya lang ang nag-aalaga nito sa tuwing nasa trabaho siya. Dante, bumati ka kay Sir Claude. Boss ko sa bago kong trabaho. Sabi pa ni Maureen sa kanyang kapatid. Habang si Claude naman ay tahimik lang sa isang tabi. Iniisip kung paano nakayanin ni Maureen ang lahat ng pagsubok nito sa buhay. Magandang hapon po, Sir Claude. Ako po si Dante, 7 years old. Masayang saad nito kay Claude habang nakangiti. Makikita mo sa mga mata nito na masiyahin siya kahit ganon ang estado ng buhay nila. Tsaka ito pala si Mama, Sir. May sakit kasi siya sa kidney kaya nakahiga na lang po siya. Pasensya na po kayo kung ganito lang ang bahay namin, eh. Nahihiyang sabi sa kanya ni Maureen. Nako, walang problema sa akin yun.
Nakangiti namang sagot ni Claude. Magandang hapon po pala sa inyo. Ako po pala si Claude, bagong boss ni Maureen. Nakangiti niyang pakilala sa kapatid at ina ni Maureen na may sakit. Matapos nilang dalhin sa loob ng bahay ni Maureen ang pinamili niya kanina sa mall. Pareho sila ngayon nasa labas ng kotse ni Claude nag-uusap. Pwedeng magtanong kung okay lang sa'yo. Bigla ang tanong ni Claude kay Maureen sa gitna ng kanilang pag-uusap. Oo naman po sir. Sagot naman sa kanya ni Maureen. Napaisip muna si Claude kung ituloy ba niya ang tanong kasi masyadong personal pero curious talaga siya sa buhay ni Maureen kaya itutuloy niya ang pagtatanong dito. Kung okay lang sa'yo na pag-usapan, ito palang tanong ko. Nasaan palang papa mo? Napatingin naman si Maureen sa kalangitan at mapait na napangiti. Si papa ba? Sagot ito sa kanya. Naghihintay si Claude sa sunod na sasabihin ni Maureen. Mukhang alam na niya kung anong nangyari base sa reaksyon at kilos ni Maureen. He thinks Maureen's father already died. Subalit iba pala ang nangyari. Ayun, sumama sa ibang babae at iniwan kaming pamilya. Malungkot na sabi ni Maureen at kalaunan ay napaiyak. Sorry, napaiyak tuloy ako. Dagdag pang sabi ni Maureen tsaka pinahiran ang luha niya. Nakatingin lang naman si Claude sa kanya at walang masabi dahil sa hindi niya ito inasahan. Akala niya kasi patay na ito. Hindi pa pala. Here. Sabi naman ni Claude at binigay ang hawak niyang panyo kay Maureen. Ayos lang naman umiyak kapag alam mong hindi mo na kaya ang dinadala mong problema. Basta, huwag ka lang sumuko. Kapag sumuko ka, talo ka. Makabuluhang sabi pa ni Claude. Napatingin naman si Maureen sa kanya habang pinapahira ng mga luha nito gamit ang panyong binigay niya. I gotta go. Paalam ni Claude rito. Salamat, sir. Pagpapasalamat namang sabi ni Maureen. Isasauli ko na lang to bukas. Sabi pa ni Maureen. Sige, muna na ako. Sagot naman ni Claude at sumakay na sa kotse. Pagkatapos ay umalis na nga siya sa bahay nila Maureen. Habang nasa biyahe siya pa uwi sa kanilang bahay, may mga bagay na pumapasok sa isipan ni Claude. Mukhang hindi naman siguro siya mahihirapan kapag susubukan niya. Hanggang sa dumating sa bahay si Claude ay malalim pa rin ang isipan niya. Good evening, ma. Pagbati ni Claude sa ina. Good evening, iho. Sagot naman sa kanya ng kanyang ina. Late ka yata umuwi? Tanong naman sa kanyang ina. Hindi naman siguro dahil sa work? Dagdag nitong tanong sa kanya. I called your secretary kanina and he said maaga kang umalis sa trabaho mo. Does it mean you're having a date? Ma, it's not a date. Napataas ang boses ni Claude sa sagot niya sa kanyang ina. No date happened, okay? Mahinang sabi pa ni Claude. Really? Pero ano tong nalaman ko na hinatid mo pa nga siya sa bahay nila? Putol na sabi sa kanya ng ina dahil agad siyang nagsalita. Fine. Enough na ma. Medyo naiinis na siya sa kanyang ina pero pinipigilan niya lamang ang kanyang sarili dahil ina niya pa rin ito. It's not what you think ma, okay? Saad ni Claude. I'm just helping her. Sabi pa niya. Napangiti naman ang ina niya sa narinig nito mula sa kanyang sinabi. Okay. Nakangiti nitong sagot sa kanya. Pagkatapos ay iniwan na siya ng kanyang ina. Agad namang tinungo ni Claude ang kanyang kwarto. Pagkapasok niya sa loob ng kwarto ay agad siyang naghubad ng kanyang damit at tanging boxer shorts lamang ang iniwan niya. Humiga agad siya sa kanyang kama. Agad namang pumasok sa isip niya si Maureen. And then another idea appeared in his mind. Oo nga no. Bakit hindi ko kaya subukan kay Maureen? Sabi pa ni Claude sa kanyang sarili. Agad siyang napabangon mula sa kanyang pagkahiga. Damn it! Bakit hindi ko naisip kanina? Dagdag pang sabi ni Claude. Naisip niya kasi ngayon-ngayon lang na bakit hindi na lang si Maureen ang pakasalan niya. Kapalit ng malaking halaga na pera, pampagamot sa may sakit nitong ina at pagpapanggap nitong asawa niya. Kapag nangyari yon, mapupunta na sa kanya ang mana niya mula sa kanyang ina. Ayaw kasing ibigay sa kanya ang kanilang mana hanggat hindi siya magkakaroon ng asawa at anak. Isang panalong ngiti ang sumilay sa labi ni Claude.
dahil hindi na siya mahihirapan pang humanap ng babae at madali niyang makuha ang mana niya mula sa kanyang ina. Kinaumagahan, dumaan muna si Claude sa isang flower shop para bumili ng bulaklak. Magsisimula na kasi siya sa kanyang plano. At itong araw na iyon, after niyang makabili ng bulaklak, agad na rin siyang umalis sa flower shop at dumiretso na sa kanyang kumpanya. Good morning, sir! Pagbati sa kanya ng mga empleyado na nakasalubong niya. OMG! May nililigawan na si Sir Claude? May dala siyang bulaklak! Manililigawan siguro? Kaingit naman! Rinig niyang bulong-bulungan sa kanyang madadaraanan. Iba-iba ang naririnig niya, pero kadalasan ay ang sabi ay may nililigawan na nga siya. Patuloy lang si Claude sa kanyang paglalakad hanggang sa dumating siya sa kanyang opisina. Pagkapasok niya ay agad niyang inilagay sa isang upuan ang dala niyang bulaklak. Good morning, sir! Pagbati sa kanya ni Roman, ang sekretarya niya. Good morning. Pabalik niyang pagbati kay Roman. Yes, lalaki ang sekretarya na kinuha niya. Dahil kapag babae kasi, walang magawang matino dahil inaatupag ay paglalandi at pagpapaganda sa kanya. Kaya minabuti na lamang niya na lalaki ang kunin niya bilang sekretarya niya. Coffee, sir? Tanong nito sa kanya. Mamaya na. Just give me my schedule for today. Sagot naman niya rito. Right away, sir. Umalis agad si Roman para kunin ang schedule niya. Habang siya naman ay nakaupo sa kanyang upuan at nakapatong ang kamay sa mesa. Here's your schedule for today, sir. Ani Roman sa kanya at binigay ang iPad na hawak nito. Thanks. Pasasalamat naman ni Claude at kinuha ang iPad para matingnan ang schedule niya. Wala naman siyang importanteng gawin sa araw na iyon nang matignan niya ang schedule niya. Sa mga susunod pa na araw ang meeting niya. So, definitely, this day is his rest day. Walang masyadong gagawin. A smile plastered on Claude's lips upon seeing his schedule. Book me a table for two sa isang restaurant. Utos niya kay Roman. Yes, sir! Sagot naman ni Roman sa kanya at umalis. Tumayo agad si Claude at kinuha ang isang bouquet ng bulaklak. Lumabas agad siya sa kanyang opisina. Siguro, dumating na siya. Sabi niya sa kanyang sarili at binaybay ang daan papunta kay Maureen. He's referring to Maureen kung dumating na ba. Sa akin to, sir? Hindi makapaniwalang tanong ni Maureen sa kanya. Kay Maureen niya kasi binigay ang binili niyang bulaklak kanina. Kaya naman, nagulat ito nang binigay niya ito. Yes, para sa'yo yan. Sagot naman ni Claude. Kitang-kita naman ni Claude ang pamumula ng pisngi ni Maureen nang sinabi niyang para sa kanya ang bulaklak. Ang hindi alam ni Claude, hindi pala nakatulog ng maayos si Maureen dahil sa kanya. Palagi kasi siya nitong naiisip kaya hindi makatulog. Salamat, sir. Nahihiya at kinikilig na sambit ni Maureen. Napatawa naman ng bahagya si Claude sa naging reaksyon ni Maureen. You're welcome. And by the way, mamaya, sabay tayong mag-lunch. Sabi niya rito. Nako, hindi na po, sir. Nakakahiya naman po. Nahihiyang pagtanggi sa kanya ni Maureen. Halatang nahihiya ito sa kanya. Kitang-kita naman ito sa kilos na nahihiya talaga ito. No more bots, Maureen. See you on lunchtime. Ani Claude rito at umalis na. Alam niyang papayag si Maureen kaya naman hihintayin na lamang niya ito mamaya kapag lunch break na. Para sabay na rin silang pumunta sa restaurant kung saan nagpa-reserve siya ng table for two. Hindi na nakaimik pa si Maureen sa kanyang sinabi. Kaya naman, napangiti na lang si Claude. I have to go. May work pa ako. See you later. Paalam agad ni Claude. Habang si Maureen naman, hindi alam paano tatanggi sa alok ni Claude. Nahihiya pa rin siya dahil sa estado ng kanyang buhay kumpara sa kay Claude. Pero hindi niya mapigilan ang maging masaya at matuwa dahil kahit mahirap lang siya, may gusto pa rin kumausap sa kanya na tulad ni Claude. Nakangiti si Maureen habang patuloy siya sa kanyang paglilinis. Hindi pa rin mawala sa isip niya ang sinabi ni Claude na sabay silang kakain mamaya. Iniisip niya pa lang ay kinikilig na talaga siya. Para yata akong nananaginip nito.
wala sa sariling sabi ni Maureen at patuloy sa kanyang trabaho. Hanggang sa dumating ang oras ng lunch break. Agad na nag-ayos si Maureen sa kanyang sarili para sa lunch date nila ni Sir Claude. Yes, sa isip ni Maureen ay date nila yon ng kanyang Sir Claude. Pero agad namang nawala ang pagka-excite ni Maureen nang maalala niyang wala namang sinabi sa kanya si Sir Claude niya kung saan sila magkikita o saan siya maghihintay. Paano na to? Tanong niya sa sarili. Isip-isip niya ay malabong mangyari ang naisip niya na mag-launch date sila ni Sir Claude. Are you ready? Biglang tanong ni Claude sa kanya na ikinagulat naman niya. Po? Yes, sir. Utal at di makapaniwalang sagot ni Maureen. Nanginginig ang buong sistema niya habang nakatingin kay Claude na nakangiti sa kanya. Sobrang gwapo ito sa paningin ni Maureen. At dito, ramdam ni Maureen ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Parang may kabayo na nagkakarerahan sa loob. Let's go! Saad naman sa kanya ni Claude at hinawakan ang kamay niya. Mas lalo namang uminit ang pisngi at bumilis ang pagtibok ng puso ni Maureen nang maramdaman niya ang malambot na kamay ni Claude sa kanyang kamay. Hinawakan pala nito ang kamay niya. Kinikilig siya at the same time ay nahihiya dahil alam niyang magaspang ang kamay niya dahil sa sobrang pagtatrabaho. Pero hindi niya alam. Hindi pala ganon ang pumasok sa isip ni Claude. Malayong malayo sa kanyang iniisip. Ayos ka lang ba? You look so tense. Biglang tanong sa kanya ni Claude. Ayos lang ako. Nauutal at nahihiyang sagot niya rito. And then, realization came on Claude's mind. Sorry. Hinging paumanhing saad niya kay Maureen at binitawan ang pagkakahawak niya sa kamay rito. Mukhang nabigla yata kita. Dagdag pang sabi ni Claude. Shall we go? Tumango naman si Maureen bilang sagot sa tanong ni Claude sa kanya. At sabay na nga silang naglakad pero hindi magkahawak ang kamay. Sir, dito tayo kakain? Gulat at di makapaniwalang tanong ni Maureen kay Claude nang dumating sila sa isang restaurant. Yes, any problem with that? Sagot naman ni Claude. Kasi sir. Nahihiyang sabi ni Maureen habang nakayuko. Tila nanliliit siya sa kanyang sarili dahil hindi niya akalain sa isang mamahalin silang restaurant kakain. Tapos hindi pa bagay ang suot niya sa lugar na kanilang pinuntahan dahil alam niyang pangmayaman ang lugar na ito at hindi siya belong dito. Don't worry, I'm here. Di kita pababayaan. Ani Claude sa kanya at pinalakas ang loob niya. Don't mind them, okay? Ako ang kasama mo, kaya safe ka sa akin. Dagdag pang sabi ni Claude sa kanya. Walang nagawa si Maureen kung hindi magtiwala sa sinabi ni Claude sa kanya. Alam naman niyang hindi siya pababayaan ni Claude dahil may tiwala siya rito. Pumasok na nga agad sila sa loob. Tila nakahinga naman ang maluwag si Maureen pagkapasok nila dahil wala siyang naramdaman na may mga mapanghusgang mga mata na nakatingin sa kanya. Parang wala lang ito sa kanila ang pagpasok niya. Siguro dahil may kasama lang siya kaya ganon. Pero kung siya lang mag-isa, baka kanina pa siya hinuhusgahan. This way, ma'am and sir. Salubong na sabi ng isang waiter pagkapasok nila. Sumunod naman si Maureen sa direksyon na itinuro sa kanila ng waiter. Nang marating na nila ang mesa, ay inalalayan siya ni Claude bago umupo. Salamat. Nahihiya pa rin sabi ni Maureen. Nag-order agad si Claude ng isang makakain. Pagkaalis agad ng waiter ay nagtanong agad si Claude kay Maureen. Are you okay? Ngumiti naman si Maureen kay Claude tsaka sumagot. Oo, ayos lang po ako sir. Claude na lang. Wala naman tayo sa office eh. Masyado kasing porma lang sir. Saad naman ni Claude? Sige po sir. Claude po pala. Nauutal at nahihiyang sagot ni Maureen. Nahihiya pa rin kasi siyang kausapin si Claude pero kahit papano ay medyo nasasanay siya kahit konti. Di naman nagtagal ay dumating na ang kanilang order. Agad din naman silang kumain pagka-reserve sa kanila ng pagkain. Kumain na rin si Maureen at si Claude naman ay nakatingin lang kay Maureen habang kumakain. Ilang minuto ang lumipas ay agad din silang natapos kumain.
Nagstay pa muna sila sa loob ng restaurant dahil may oras pa naman sila bago mag-alauna ng hapon, kung saan babalik sila para sa kanilang trabaho. Nagkwentuhan lamang silang dalawa at dito, unti-unting nawawala na ang pagkailang ni Maureen kay Claude. Batid ni Maureen na maganda ang intensyon ni Claude sa kanya. Let's go! Pag-aya sa kanya ni Claude, tumango si Maureen at sabay na nga silang lumabas sa restaurant at umalis na para muling bumalik sa kumpanya para magtrabaho. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Sa loob ng 3 buwan, si Claude at si Maureen na. Opisyal na silang magkasintahan dahil sa mga lumipas na buwan ay nanligaw si Claude kay Maureen at kalaunan ay naging sila na nga. Salamat, sabi ni Maureen kay Claude. Kasalukuyang nasa isang date sila ngayong dalawa. Dapat ako magsabi sa iyo ng salamat. Salamat at nakilala kita. Sagot naman ni Claude, they're celebrating their 6th monthsary. At plano rin ni Claude na mag-propose kay Maureen. Ito talaga kasi ang plano niya, ang magpakasal kay Maureen. Not because he loves Maureen so much, but because of his mana sa mama niya. Kailangan muna niya kasing maging kasal at may anak para lang makuha niya ito. He loves Maureen but not totally. Mas lamang pa rin yung kaya niya papakasalan si Maureen para sa mana mula sa mama niya. So while they're enjoying the view, Claude took the opportunity para mag-propose kay Maureen. Maureen, baby? Tawag ni Claude. Ngumiti naman si Claude bago tinuloy ang kanyang sinabi. Will you marry me? Tanong ni Claude. Nagulat naman si Maureen sa bigla ang pag-propose ni Claude sa kanya. Pero masaya siya dahil hindi niya inakala na may makakatagpo siyang katulad ni Claude na handa siyang pakasalan at mahalin. Oo naman! Naluluhang sagot ni Maureen at tuluyan na nga siyang napahagulgol ng iyak. Masaya naman si Claude dahil alam niya na malapit na niyang makuha ang mamanahin niya sa kanyang ina. Napasigaw na lamang si Claude sa tuwa. Isang taon ang lumipas at mag-asawa na si Claude at Maureen. Sa isang taon nilang pagsasama, nakita at nakilala agad ni Maureen ang ugali ni Claude. Mabait at maalagain naman ito sa kanya sa mga naunang buwan na pagsasama nila. Pero kalaunan ay bigla itong nagbago sa pakikisama nito sa kanya. Naroon pa rin naman ang kabaitan nito at pagkamaalagain. Pero dahil sa trabaho nito, unti-unting nawawala na ito ng oras sa kanya na parabang wala lang siya at hindi na asawa ang turing nito sa kanya. Kahit ganun pa man, ay asawa pa rin ang turing niya kay Claude dahil kasal silang dalawa. Kumain ka na ba? Pagtatanong ni Maureen sa kanyang asawa na si Claude nang makauwi na ito sa bahay nila galing sa trabaho. Subalit, nilagpasan lang siya nito at padabog na nilapag ang dala nitong damit. Nagulat naman si Maureen sa ginawa ng kanyang asawa, pero nanatili pa rin siyang nakangiti sa kanyang asawa. Pagod ka ba sa trabaho? Gusto mo hilutin kita para mawala ang pagod mo? Muling tanong niya sa asawa. Ngunit tila walang narinig si Claude sa kanyang sinabi at walang pasabi na iniwan na lamang siya nito. Dumiretso agad si Claude sa kanilang kwarto at hindi man lang siya nagawang kausapin. Para kay Maureen ay sanay na siya rito sa trato ni Claude. Pero hindi niya magawang hindi masaktan lalo na't mahal niya ang asawa. Wala naman siyang magawa dahil hindi naman niya mapipilit si Claude sa gusto niya. Palihim na pinahira ni Maureen ang luha niya at inumpisahan ang pagligpit ng mga gamit ni Claude para kanyang malabhan kinabukasan. Dahil gabi na rin, kaya naman naisipan na rin ni Maureen na matulog para makapagpahinga na rin. Tinungo niya agad ang kwarto nila ni Claude para makatulog na rin siya. Pero pagpihit niya sa doorknob ay nakalock pala ang pinto. Kaya naman, bagsak ang balikat ni Maureen na umalis sa kwarto nilang mag-asawa. Tumungo siya sa guest room ng kanilang bahay para doon siya matutulog dahil sinarahan siya ng kanyang asawa ng pinto. Nagdaan ng mga araw ay ganoon pa rin ang trato sa kanya ni Claude. Subalit, wala namang magagawa si Maureen kaya palagi na lamang niya itong pinapatawad dahil asawa niya ito. Ngayon ay nasa bahay pala siya ng kanyang kapatid. Binalaw niya rito ang ina niyang nagpapagaling na
at ang kapatid niyang nag-aaral. Ate, kamusta kayo ni Kuya Claude? Ang tanong sa kanya ng kanyang kapatid na si Dante. Ayos lang naman kami. Sa katunayan nga ay gusto niya sanang sumama sa akin dito pero abala kasi siya sa kanyang trabaho. Nakangiting sagot naman niya sa kanyang kapatid. Habang ang ina naman niya ay nakikinig lamang sa kanilang usapan. Ayaw ni Maureen na mag-alala sa kanya ang kapatid at ina niya. Dahil hindi naman siya sinasaktan ni Claude. Ganun ba ate? Sayang naman, gusto ko po sana sabihin kay Kuya Claude na pasok ako sa honors sa school. Masayang pahayag naman sa kanya ng kapatid. Ang galing naman! Congrats, Dante! Masayang sagot nito ni Maureen. Salamat, ate! Sabi naman sa kanya ni Dante. Gagalingan ko talaga mag-aral para sa inyo ni Mama. Tapos, pangarap ko rin matulad ni Kuya Claude. Dagdag pang sabi nito. Natuwa naman si Maureen dahil malaki ang pangarap ng kanyang kapatid at alam niyang kaya ito matupad ng kanyang kapatid. Masipag kasi at determinado ito makapagtapos ng pag-aaral. Nagkamustahan at nagkukwentuhan lamang sina Maureen at ang kapatid at mama nito. Pagkaraan ng ilang oras ay naisipan na rin ni Maureen ang umuwi na dahil tila ba masama ang kanyang pakiramdam. Dante, Nay, mauna na po ako. Paalam ni Maureen sa dalawa. Tumayo naman ang kapatid niyang si Dante. Atin na kita sa labasan, ate. Presentang sabi nito. Mag-ingat ka, anak. Sagot naman ng kanyang ina na ngayon ay unti-unti na ring gumagaling sa sakit nito. Opo, Nay. Kayo rin po rito. Magalang namang sabi ni Maureen sa ina niya. Pagkatapos ay hinatid na nga siya ni Dante sa labasan kung saan naroon ang kotse na gamit niya at ang driver nila. Ay, Ma'am Maureen, narito na po pala kayo. Tumawag sa akin si Sir Claude. Hinahanap na po tayo sa bahay. Saad sa kanya ng driver nila. O siya, Dante, ikaw na bahala kay Mama ha. Alagaan mo siya ng mabuti. Ikaw rin mag-aral kang mabuti at mag-iingat palagi. Sabi rin niya sa kapatid. Oo naman po, ate. Sagot naman sa kanya. Aasahan ko yung pangako mo na magtatapos ka sa iyong pag-aaral. Mauna na ako. Mag-iingat kayo ni Mama. Paalam ni Maureen kay Dante. Pumasok agad siya sa loob ng kotse. Matapos niyang magpaalam sa kapatid. Wala naman siyang inaksayang oras at umuwi na siya sa bahay nila ni Claude. Pagkarating agad ni Maureen sa kanilang bahay, pumasok na agad siya sa loob. Habang naglalakad siya patungo sa kanilang kwarto, ay biglang sumakit ang ulo niya. Sobrang sakit, yung tipong halos mawalan siya ng lakas dahil sa sakit ng kanyang ulo. Feeling niya, mabibiyak sa dalawa ang kanyang ulo dahil sa sakit. Napahinto at napahawak na lamang ang isang kamay ni Maureen sa pader, habang ang isa naman niyang kamay ay nasa ulo niya, nakahawak. Habang tumatagal, ay mas nararamdaman niya lalo ang sakit ng kanyang ulo. At kalaunan ay para bang nawalan siya ng lakas at unti-unting natumba. Bumigay na pala ang kanyang katawan. Pagkabagsak niya sa sahig, unti-unti siyang nawalan ng ulirat at tuluyan na nga siyang nawalan ng malay. Nang magising si Maureen, unang tumambad sa kanya ang kisame nila sa kwarto nilang dalawa ni Claude. Madilim ang buong kwarto at tanging ilaw lang galing sa lampshade ang nagbibigay liwanag sa buong kwarto. Hindi rin niya makita si Claude sa loob ng kwarto, kaya alam niya na wala na naman ito sa tabi niya. Marahan na tumayo si Maureen at bumaba sa kama. Kahit medyo nanghihina pa siya, ay pinilit pa rin niyang tumayo at maglakad palabas sa kwarto. Sino kayang nagdala sa akin sa kwarto? Tanong ni Maureen sa kanyang sarili habang palabas ng kwarto. Dahan-dahan lang siya sa kanyang bawat hakbang hanggang sa makalabas siya sa kwarto. Patungo siya sa sala para hanapin si Claude. Mabuti na lang, nasa sala lang niya ito, naabutan habang abalang nakatingin sa laptop nito. Trabaho na naman ang inaatupag nito. Kaya naman, hindi na lang ito pinansin ni Maureen at pinabayaan na lamang niya. Bumalik siya muli sa kanyang kwarto para magpahinga. Ilang linggo ang lumipas. Maayos na ang lagay ni Maureen. Hindi na niya ramdam ang pananakit ng kanyang ulo. Sa ilang linggo ang nagdaan, tanging nasa kwarto lang siya nagpapahinga. Habang si Claude naman ay palaging trabaho ang inaatupag. Hindi na lang niya ito pinansin at pinabayaan na lamang niya.
Basta, ginagawa niya palagi ang kanyang trabaho bilang asawa ni Claude kahit wala itong masyadong oras para sa kanya. "Kain ka na!" Sambit niya kay Claude at inilapag sa mesa ang niluto niyang ulam. Agad din niyang nilagyan ang plato ni Claude ng pagkain. "Kamusta ang tulog mo?" Nakangiting tanong niya sa asawa. "Ayos lang." Plain at walang kabuhay-buhay na sagot naman sa kanya. Napangiti na lang siya kahit medyo may kirot siyang naramdaman sa sinabi ng asawa sa kanya. "Kain ka na, malilate ka na sa trabaho mo." Sabi pa niya sa asawa. "I'm full. Sa opisina na lang ako kakain." Sagot naman sa kanya at tumayo na ito nang hindi man lang ginalaw ang pagkain na kanyang niluto. Ngumiti lang si Maureen at pagkatapos ay muling tumayo siya mula sa kanyang pagkakaupo kanina at kinuha ang hinanda niyang baon para sa kanyang asawa. "Eto na lang, sa opisina mo na lang to kainin." Saad niya at binigay sa asawa ang baunan na may lamang pagkain na niluto pa niya. "Di na kailangan. Bibili na lang ako ng pagkain." Sagot naman sa kanya. Sa ikalawang pagkakataon, natahimik muli si Maureen at hindi na lang umimik pa. Pinabayaan na lamang niya ang asawa na hindi dalhin ang niluto niyang pagkain. Pagkaalis ni Claude ay tinago na lamang ni Maureen ang niluto niya para sa asawa. "Ihahatid ko na lang sa kanya mamaya." Saad ni Maureen sa kanyang sarili. Pagkatapos, muli siyang umupo para kumain ng kanyang agahan. Nakailang subo pa lamang siya sa kanyang kinakain, nakaramdam bigla si Maureen na parang naduduwal siya. Agad-agad siyang tumayo at pumunta sa banyo. Doon siya sumuka ng sumuka. Pagkalabas niya sa banyo ay hinang-hina siya. Hindi niya alam kung anong nangyayari sa kanya. Pero lately, may nararamdaman siyang kakaiba sa katawan niya. Madalas siyang antukin at mapagod. Tapos, minsan nahihilo rin siya at hindi malaman kung ano ang mood na meron siya. "Ano tong nangyayari sa akin? Hindi kaya..." Tanong ni Maureen sa kanyang sarili. Bigla na lang niyang naalala na isang linggo na palang delay ang dalaw niya. Sa gulat at pagkabahala ni Maureen, lumabas at umalis muna si Maureen para magpunta sa pharmacy para bumili ng pregnancy test. Gusto niyang makasigurado na tama ang hinala niya. Hindi naman siya nagtagal sa loob ng pharmacy at nakabili na rin siya ng kanyang kailangan na pregnancy test. Nang mabayaran na niya, ay lumabas na agad siya sa loob ng pharmacy. Umuwi agad si Maureen sa kanilang bahay para subukan ang pregnancy test na nabili at i-check kung buntis nga ba siya. Unang subok niya ay 2 linya agad ang lumabas. Ibig sabihin ay buntis siya. Kahit kabado at kinakabahan siya sa kanyang unang subok, tinuloy pa rin ni Maureen at tinest niya ang natirang 2 pregnancy test na binili niya sa pharmacy kani-kanina lang. "Magiging mommy na ako!" Masaya at mangiyak-ngiyak na sabi ni Maureen sa kanyang sarili bago pinagpatuloy ang kanyang nasimulan. Pagkaraan ng ilang sandali ay 2 linya pa rin ang naging resulta sa 2 subok niya. Sa 3 subok ay ganun pa rin ang lumabas. 2 linya pa rin at nagpapahiwatig na buntis nga siya. Walang pagsidlan ang saya na nadarama ni Maureen sa mga oras na iyon. She was happy. Very happy. Tinago agad ni Maureen ang ginamit niyang pregnancy test at pinahiran ang mata na punong-puno ng mga luha dahil galing siya sa pag-iyak. Nang matapos na siya, ay naisipan niyang puntahan si Claude sa opisina nito para ibalita na magkakaroon na sila ng anak. Matagal na rin kasing pangarap ni Claude na magkaroon sila ng anak. At ngayon, mayroon na nga silang anak. Buntis na siya at siguro kapag alam na ito ni Claude, ay magiging masaya ito. Hindi na siya makapaghintay pa na pagka-uwi na ni Claude, tsaka niya sasabihin. Wala naman siyang ginagawa sa bahay, kaya pupuntahan na lamang niya ang asawa. Nang makapag-ayos na siya, ay pinuntahan agad niya ang kanilang driver para magpahatid sa kumpanya ni Claude. "Manong, sa kumpanya po ni Claude." Sambit agad ni Maureen sa kanilang driver bago sumakay sa kotse. Nang makarating na sila sa kumpanya ni Claude, naiwan sa kotse ang kanilang driver at si Maureen lang ang pumasok sa loob ng kumpanya. Dahil hindi public ang kanilang kasal ni Claude, hindi alam ng mga nagtatrabaho sa kumpanya nito na kasal sila.
except sa sekretarya nito na isa sa bisita nila sa kasal noon. Pumasok na agad si Maureen sa elevator. Bit-bit ang baunan na may lamang pagkain ng kanyang asawa. Nang huminto na ang takbo ng elevator ay tila nahilo at sumakit na naman ang ulo niya. Pinagsawalang bahala lamang niya ito dahil hindi naman ito masyadong masakit tulad ng dati. Kaya niyang tiisin ang sakit. Iniisip lang niya na siguro dala lang ito sa kanyang pagbubuntis. Habang patungo siya sa opisina ni Claude, saktong nakasalubong niya ang sekretarya nito. Kaya agad niya itong kinausap. Nasa loob ba ang asawa ko? Tanong agad niya sa sekretarya ng asawa. Nginitian naman siya nito, pero may pag-aalala pa rin sa mga mata nito bago siya sinagot sa kanyang tanong. Yes po ma'am, nasa loob po si Sir Claude. Pero bilin niya po sa akin na huwag siyang distorbohin. Sagot nito sa kanya. Ganun ba? Matamlay na sabi niya rito. Hindi pwedeng kahit sandali lang. May sasabihin lang sana ako sa kanya at maibibigay. Dagdag pang sabi niya at ipinakita ang dala niyang baon. Sige po ma'am, sasabihin ko kay sir. Muling sagot nito sa kanya. Pero halika po muna kayo. Hintayin niyo po ako sa labas. Ipapaalam ko po kay sir na nandito po kayo. Sumama agad siya patungo sa labas ng opisina ni Claude. Pagkatapos ay pumasok sa loob ang sekretarya nito. What? Rinig niya mula sa labas ang pagsigaw ni Claude. Tell her, I'm busy. I don't have time to entertain her. Rinig pa niya rito. Tila kumirot ang dibdib niya sa kanyang narinig. Akala pa naman niya ay gusto siya nitong makita pero siya lang pala ang nag-assume. Hindi na malaya ni Maureen na may luha na palang pumatak sa mga mata niya dahil hindi naman siya gustong makita ng kanyang asawa. Iniwan na lamang ni Maureen ang dala niya sa labas ng pinto at hindi na siya naghintay na lumabas ang sekretarya nito. Iniwan at umalis na agad siya sa opisina ni Claude. Habang pasakay ulit siya sa elevator, pinahiran niya ang kanyang mga luha at pilit pinapalakas ang kanyang loob kahit nasasaktan na siya. Ayaw naman niyang isipin ni Claude sa kanya na pera lang ang habol niya, kaya siya pumayag na magpakasal sila. Minahal niya ito dahil mabait ito sa kanya. Hindi siya hinusgahan ito nung panahong magkakilala pa lamang sila. Alam naman niyang may mabuting puso si Claude. Ramdam niya ito. Siguro hindi lang niya ito napapakita sa kanya, pero ramdam naman niya na mahal siya nito. Sumakay agad siya muli sa kotse nang makalabas na siya sa kumpanya ng kanyang asawa. Pagkatapos ay umalis na agad sila at umuwi sa bahay nila. 9 months after, malapit ng manganak si Maureen pero ganun pa rin si Claude. Wala naman itong ibang babae pero wala pa rin itong oras sa kanya. Palagi na lang trabaho ang inaatupag nito. Masaya naman ito nung nalaman niya na may anak sila. Pero pagkatapos ay parang wala lang. Sa una lang, masaya sa nalaman. Malaki na ang tiyan ni Maureen at nahihirapan na siyang kumilos. Dagdag pa ang paulit-ulit na sumasakit ang ulo niya. Halos mabibiyak ito sa sobrang sakit. At ngayon, naisipan niyang magpatingin sa doktor kung bakit palagi na lamang sumasakit ang ulo niya. Kinausap at magpapasama sana siya kay Claude dahil nahihirapan siya na mag-isa. Pero hindi siya pinakinggan nito. Bagkos ay pumasok lang ito sa trabaho. Kaya walang nagawa si Maureen at siya na lang ang pupunta sa clinic para magpatingin. Magpapasama na lang siya sa driver nila. Nang marating nila ang clinic ay agad siyang pumunta kay Dr. Aguirre, a neurologist doctor. May appointment na siya rito at ngayon ang schedule niya for check-up. Hindi naman nahirapan si Maureen na hanapin ang clinic nito. Kumatok agad siya sa pinto. Pagkatapos ay pumasok na agad siya sa loob. Good morning po, doktora. Pagbati niya sa doktor. Good morning. You must be Maureen? Sagot naman sa kanya ni Doktora Aguirre. Have a seat, iha. Sabi pa nito sa kanya. Habang nag-uusap sila tungkol sa nararamdaman niyang pananakit sa kanyang ulo, maraming katanungan sa kanya si doktora. Pagkatapos ay kinakabahan si Maureen kung ano ang resulta sa kanyang check-up. Iha, pagtawag sa kanya ni Doktora Aguirre. Ang boses nito ay parang lungkot na lungkot habang tinitignan siya nito. It feels like
may kakaiba sa nalaman nito tungkol sa kanya. Doktora, ano po yun? Sagot naman niya. Kahit kinakabahan siya ay nagawa pa rin niyang ngumiti. Huwag ka sana mabibigla. Sabi nito sa kanya. Mas lalo kinakabahan si Maureen sa sinabi sa kanya ni Doktora Aguirre na huwag siyang kabahan. Kahit ganun pa man ay pilit niya pa rin nilalaban ang kaba niya sa mga oras na yon. You said you experienced severe headache, vomiting at palaging inaantok, right? Tumango naman siya sa sinabi nito. Minsan pa nga, palagi siyang inaantok. Hindi lang yon ang nararamdaman niya. I'm sorry, Iha. The result of your checkup is you have a brain cancer, stage 4. Tila naging blanco agad ang pag-iisip ni Maureen at halos mawalan siya ng lakas sa nalaman. Hindi po ba kayo nagkakamali, doktora? Nauutal niyang tanong. Ako rin nagulat sa resulta pero yun talaga ang lumabas sa ginawa kong test, Iha. I know it's hard to accept pero yun ang totoo. It took months or anytime soon, pwedeng bibigay na ang katawan mo dahil sa sakit mo. Kumalat na rin ng cancer cells kaya mahihirapan na itong gamutin. Saad pa sa kanya ng doktora. Doktora? Utal at nahihirapang sambit ni Maureen. Hindi pa rin niya kasi maproseso ang nalaman niya. Yung anak ko, magiging okay ba siya? Tanong niya kay Doktora Aguirre. Masasave ang baby mo kung hindi pa bibigay ang katawan mo. Kung mangyayari man na hindi nakakayanin ang katawan mo, you will undergo cesarean method to save the baby, Mrs. Montemayor. Sagot sa kanya. Dito mas lalong napaiyak si Maureen. Maraming bagay at katanungan ang pumasok sa isipan niya ngayon. All we can do now, Iha, is sana kayanin ng katawan mo ang cancer na to para maligtas ang anak mo. Malapit naman ang due date kung kailan ka manganganak, di ba? Nakinig lang si Maureen sa sinabi ng doktor. Hanggang sa matapos ito sa pagsasalita, halos wala nang maintindihan si Maureen sa sinabi nito sa kanya dahil occupied ang kanyang pag-iisip sa kanyang nalaman. Tila wala sa kanyang sarili si Maureen na lumabas sa klinik ni Doktora Aguirre. Halos wala sa direksyon ang kanyang paglalakad. Mabuti na lang at napansin siya ng kanilang driver at nilapitan siya. Ma'am, ayos lang po kayo? Tanong nito sa kanya. Subalit walang masagot si Maureen at tila ba hinang-hina na siya. At kalaunan ay nawalan na agad siya ng malay. Halos mataranta naman ang driver nila nang mawalan si Maureen ng malay. Mabuti na lang at agad niya itong binuhat at pinasok sa loob ng kotse. Nagmamadali rin siyang tawagan ang Sir Claude niya para ipaalam ang nangyari. Ilang araw matapos malaman ni Maureen ang sakit niya, unti-unti siyang nanghihina at nawalan ng pag-asa na makasurvive siya. Subalit, pinipilit niyang maging matatag para sa kanyang anak. Ito na lang ang pinagkukunan niya ng lakas. Hindi na rin siya nakabisita sa kanyang kapatid at ina dahil ayaw na niyang mag-alala ito sa kalagayan niya. Habang nasa kwarto siya ngayon, nag-aayos, pumasok si Claude at nilapitan siya. Naka-leave na pala ito sa trabaho niya dahil malapit na siyang manganak. Hindi pa niya nasabi sa asawa ang tungkol sa sakit niya na cancer. Gustuhin man niyang sabihin pero ayaw niyang gawin dahil baka maapektuhan lamang ang trabaho niya. Anong nangyari sa buhok mo? Tanong sa kanya ni Claude. Napatingin agad siya sa kanyang buhok na ngayon ay sinusuklay niya. Nagulat siya sa kanyang nakita. Ang daming buhok niya ang nalalagas. Nanginginig at natatakot agad siya sa posibleng mangyari. Hindi ko alam. Nauutal at pagsisinungaling na sagot ni Maureen sa asawa. Subalit, tinignan lang siya nito nang napakaseryoso at nilapitan siya. What happened to your hair? Tell me. Sabi pa nito sa kanya. Kaba at takot ang bumalot sa buong sistema ni Maureen sa mga oras na ito. Alam na niyang wala na siyang takas pa sa mga katanungan ng kanyang asawa. Habang naghihintay si Claude sa sagot niya sa tanong nito, napahawak si Maureen sa kanyang ilong dahil ramdam niya na parang may likidong lumabas dito. Nang matignan niya kung ano ito, dugo ang kanyang nakita. Halos mataranta si Maureen sa nakita.
mabuti na lamang agad siyang pinakalma ni Claude na nasa tabi lang niya. Kalma ka lang. Anong nangyari? Ngunit kahit anong kalma ni Maureen ay wala pa rin ito. Si Baby. Ito lang ang huling lumabas sa bibig ni Maureen bago siya nawalan ng malay. Hindi alam ni Claude kung ano ang gagawin. Wala siyang kaalam-alam sa nangyari sa kanyang asawa. Habang binubuhat niya ito, putlang-putla ito. He was so busy in his works kaya hindi niya alam kung okay lang ba ang asawa niya. Agad niyang dinala sa ospital ang asawa. Sobra ang kanyang pag-aalala para sa kanyang asawa at anak niya. Nang makarating na sila sa ospital, agad niyang hinanap ang kakilala niyang doktor. Doctor, please help my wife. Sabi niya sa doktor habang natataranta na rin. Agad namang kumilos ang doktor at sinabihan siyang ihiga ang asawa sa hospital bed. What happened? Manganganak na ba siya? Tanong naman sa kanya ng doktor. Hindi ko alam. Habang nag-uusap kami kanina, nakita ko na lamang na naglalagas yung buhok niya at nagkaroon siya ng nose bleeding. Sagot naman ni Claude. Saktong napadaan naman si Dr. Aguirre na kung saan ito ang tumingin kay Maureen nung nagpa-check up ito. Wait, I knew her. Siya yung pumunta sa akin at nagpa-check up. May brain cancer siya, stage 4. Sabi nito. Nanigas sa kinatatayuan niya si Claude nang marinig ang sinabi ng doktora. Oh, are you sure, doktora? Totoo ba yung sinabi mo? Gulat at nauutal na tanong ni Claude. Ang doktora Aguirre told Claude kung ano ang mangyayari sa asawa niyang si Maureen. Nang malaman niyang lahat, halos mawalan ng lakas at muntik pang matumba si Claude. Agad niyang pinuntahan ang asawa na wala pang malay. I'm sorry. I'm so sorry. Hinging tawad ni Claude sa asawa niyang wala pa ring malay. Ang laki ng kasalanan ko sa'yo. Sobrang laki. Sunod-sunod ang pagbagsak ng mga luha ni Claude mula sa kanyang mga mata. Patawarin mo ko dahil hindi ko man lang nagawa ang obligasyon ko bilang asawa mo. Nanatiling nasa tabi siya ni Maureen habang umiiyak at humihingi ng tawad. Paulit-ulit na humihingi ng tawad. Hanggang sa hindi niya nalaman na nagising na pala ang asawa. Nagulat na lang siya nang maramdaman niya na may kamay na nagpunas sa mga luha niya. Huwag kang umiyak. Nahihirapang bigkas sa kanya ni Maureen. Agad niyang hinalikan sa noo si Maureen. I love you. Saad naman niya. Mahal din kita. Sabi pa sa kanya ni Maureen at halatang nahihirapan na itong huminga. Shh! Huwag ka na magsalita, please. Umiiyak pa ring sabi ni Claude. Sobrang laki ng kasalanan ko sa'yo. Sana, mapatawad mo ako, Maureen. Hindi ako naging mabuting asawa para sa'yo. Hindi ko man lang alam na may sakit ka na pala. Napakawalang kwenta kong asawa. Puro na lang ako trabaho. Hinawakan ni Maureen ang kamay niya at nagsimula na ring umiiyak. Wala kang kasalanan, okay? You're a good husband and a provider. Alam ko, ginagawa mo ang lahat para lang mabigay mo sa akin at sa magiging anak natin ang buhay na gusto mo para sa amin. You're the best. Kaya huwag mong isipin na wala kang kwenta. Kahit nahihirapan magsalita si Maureen dahil hinang-hina na talaga ang sistema niya, nagawa pa rin niyang sabihin kay Claude ang gusto niyang sabihin. Gusto kong malaman mo na masaya ako nang makilala kita. Nahihirapang saad ni Maureen. I'm sorry. I'm so sorry dahil hindi ko man lang alam na may sakit ka. Please, lumaban ka. Di ba mahal mo ko? Di ba nangako tayo na sabay pa tayong tatanda? Di ba bubuo pa tayo ng masayang pamilya? Ngumiti si Maureen at pinahiran ang luha sa mata ni Claude. Kahit hinang-hina na ang katawan niya, nagawa pa rin niya itong maabot. Pubuhayin mo ang anak natin. Please, huwag kang magsalita ng ganyan. Mangako ka sa akin na sabay nating palakihin at aalagaan ang anak natin. Pagsusumamo pa ni Claude sa kanya. Pilit na ngumiti si Maureen sa kanya. Gustuhin ko man na mabuhay, pero hindi na kaya ng katawan ko. Mahina at umaasang sagot ng asawa niya. Sa totoo lang,
Kung maaga ko lang nalaman na may cancer ako, may pag-asa pa sana. Pero wala na akong magawa. Hanggang dito na lang siguro ako. Umiiling na umiyak si Claude sa sinabi ng kanyang asawa. Ang dami niyang pagkukulang sa asawa niya. Mga araw na lumipas na hindi man lang niya nabigyan ng oras makasama ang asawa niya. Sising-sisi siya sa kanyang ginawa. Sorry, I was a jerk back then. Sobrang irresponsable kong asawa sa'yo. Hindi ko man lang alam ang nangyari sa'yo. Patawarin mo sana ako. Minahal kita ng sobra mo rin. Babawi ako. Please, lumaban ka. Huwag mo kong iwan. Huwag mo kaming iwan ng anak mo. Please. Pagmamakaawa niya. Magpapakasal pa tayo ulit, diba? Diba gusto mo sa simbahan tayo ikakasal? Pangarap mo yun, diba? Kahit hinang-hina na si Maureen, ay nagawa pa rin niyang ngumiti sa asawa. Sana. Pero kasi... Hindi na pinatapos ni Claude magsalita ang asawa niya at siniil niya ito ng halik. Isang halik na punong-puno ng pagmamahal para sa asawa. Sir, kailangan na namin dalhin ang asawa mo sa emergency room for cesarean. Kung hindi natin magawa, ay posibleng pati ang anak niyo ay kasama niyang mamatay. Biglang sabi sa kanya ng doktor. Hindi mo mamatay ang asawa ko! Bawiin mong sinabi mo! Mabubuhay ang asawa ko! Mabubuhay sila ng anak ko! Sigaw ni Claude sa doktor. Napaupo na lamang si Claude habang ang asawa niya ay pinasok na sa loob ng emergency room. Walang pagsidlan ang mga luha sa kanyang mga mata. Bawat minuto ang lumipas ay walang sinayang si Claude. Nagdadasal siya sa Panginoon na makayanan pa at lumaban pa si Maureen sa sakit nito. Lord, alam kong sobrang laki ng kasalanan ko sa asawa ko. Pero nagsusumamo ako sa inyo na sana bigyan niyo po siya ng lakas at pagalingin siya sa kanyang sakit. Gusto kong bumawi sa mga pagkukulang ko sa kanya bilang asawa. Itatama ko ang maling nagawa ko basta bigyan niyo po siya ng oras mabuhay rito sa mundo. Ikaw na lang po ang pag-asa ko. Tingin niyo po sana ang panalangin ko. Tumutulo pa rin ang luha niya habang nagdadasal sa Panginoon na bigyan pa sana ng pagkakataon ang asawa niya. Habang lumilipas ang oras ay hindi pa rin lumalabas ang doktor sa emergency room. Naghihintay pa rin si Claude at umaasa na pagkatapos ng operasyon ay may asawa pa siyang masisilayan. Subalit sa paglabas ng isang doktor ay siya namang pagkagulo nila sa loob. Maraming nurse ang pumunta sa emergency room, habang ang iba ay may bitbit na aparatos. Nagtataka at kinakabahang nilapitan ni Claude ang isang doktor na lumabas kanina para alamin ang nangyari. Dok, kamusta ang asawa ko? Ang anak ko? Tanong agad ni Claude. I will frankly say this to you, Mr. Montemayor. The baby is safe now, but your wife... Di natapos ng doktor ang sinabi nito dahil agad itong pinutol ni Claude. Lumuhod ito sa harapan ng doktor at sinabihan. Dok, gawin niyo po ang lahat. Mabuhay lang ang asawa ko. Dok, please. Gawin niyo po ang lahat. Umiiyak at desperadong pakiusap ni Claude. I'm sorry to tell you but the chance of your wife to survive is less than 10%. Kumalat na ang cancer cell sa buong utak niya at naapektuhan na rin ang ibang organs nito. Napabitaw si Claude mula sa pagkakahawak niya sa doktor. At narinig niya ang malakas na tunog. Time of death, 3 p.m. On March 31, Maureen left her daughter and husband. Nang marinig ni Claude ang sinabi ng isang doktor, tila namanhid ang buong katawan niya at naging blanco ang buong sistema niya. Sunod-sunod ang pagtulo ng kanyang mga luha habang si Maureen naman ay unti-unti nang tinabunan ng puting tela. Ang anak nila ay nasa loob ng nursery. 5 years later, nasa sementeryo ngayon si Claude kasama ang anak niya na si Maurice. Nasa puntod sila ngayon ni Maureen. Binisita nila ito dahil birthday niya. Masayang naglalaro ang anak niya sa tabi niya habang siya naman ay nakaupo lang habang tinitignan ang lapida ng asawa. Kamusta ka na mahal ko? Masaya ba riyan sa pinuntahan mo? Alam mo bang miss na kita? Miss ka na namin ang anak mo. Sabi ni Claude at hindi na nga niya napigilan ang kanyang mga luha. 5 taon na wala ka na. 5 taon na rin kaming nangungulila sa'yo. Alam mo bang
unang nasabi ng anak mo nung nagsisimula siyang magsalita ay, Mama, sobrang ganda rin niya tulad mo. Sunod-sunod ang pagbatak ng mga luha ni Claude. Alam mo mahal, ang dami kong natutunan simula nung nawala ka. Yung sinabi mong maghahanap ako ng bago kapag mawala ka, hindi ko yung magagawa. Dahil alam mo kung bakit? Kasi ikaw lang ang nag-iisang babaeng mamahalin ko habang buhay. Pero ngayon, dalawa na kayo dahil may maganda tayong anak. Tinignan agad ni Claude ang anak na sobrang saya dahil sa laruan na nilalaro nito. Baby, say hi to mommy. Pagtawag niya sa anak. Come here, baby. Let's tell mommy about you. Lumapit naman sa tabi niya ang anak nila. Pagkatapos ay nagsalita agad ito. Hi, mommy. Daddy missed you so much. Me also, mommy. I missed you so much. Sabi ng anak nilang dalawa. Tignan mo, mahal. Ang galing na niya magsalita. Kwento naman ni Claude. Nang mapansin ng anak niya na umiiyak siya, nalungkot ito at pinahiran ang mga luha niya. Don't cry, Daddy. Mom will be sad if you're crying. Mas lalong napaiyak si Claude sa sinabi ng anak. Pagkatapos ay may dumapo rin na paru-paro sa lapida ni Maureen. And Claude thinks na asawa niya ito. Kahit masakit ay pinipilit pa rin niyang maging matatag para sa anak nila. Ang nagawang pagkakamali niya sa asawa ay hindi na niya ginawa pa sa kanyang anak. Bagkos ay tinaman niya ang pagkakamali niya, hindi man kay Maureen, ngunit para sa anak nila. Sa buhay, may nagagawa tayong mali, pero hindi ibig sabihin nun ay wala na tayong pwedeng gawing tama. Hanggat may pag-asa pa na makabawi o makagawa ng tama ay gagawin natin. Lahat pwedeng magbago at lahat pwedeng bumawi. May pagkukulang mang nagawa noon, hindi sa lahat ng pagkakataon ay ganun na lang ang gagawin mo. In our life, we commit mistake, pero hindi ibig sabihin nun, di na tayo magbabago. Hanggat may buhay, may pag-asa. Wakas. Hello po! Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pakikinig sa Inday series. At dahil dyan, shout out to our avid listeners kagaya nina, Jocelyn Huevos from Davao City, Lovelyn Plenios from Kuwait, Judy Gonzalez from Qatar. Hello din to Bing Delmo ng Makati City, Jocelyn Labugin from Hong Kong, Maulen Lerios from KSA. Shout out din to Daisy Ferrer from Tanza, Cavite, Juana Caballero from San Jose, Batangas, Joanna Dahar from Trece, Cavite, at hello din to Maricel Tupue from Antipolo City, at shout out din to Maris Jonko from Tuburan, Cebu. Hanggang sa muli po, ingat!